Hello mga darlings, welcome back to my channel. Matagal-tagal din na hindi ako nakapag-vlog. So, madaming nangyari, naging busy, lumipat kasi kami ng bahay, at ayun, nag-aral din ako mag-drive. So, for today's vlog, ang explain ko sa inyo is kung paano ako nakapasa sa aking driving license. So, explain ko sa inyo ang journey ko. So, hindi ko na ito papatagalin pa. Let's go! Bakit nga ba ako nag-aral mag-drive? Una sa lahat, lagi akong hatid sundo ng asawa ko dahil ang work ko is laging malayo. Mga nagiging work ko is sa airport at ngayon naman ay sa isang fabrika, sa isang factory. So, medyo malayo din. At higit sa lahat, ang pinaka-main na dahilan is nakabili kami ng bahay na medyo malayo sa Barcelona. So, ayan nga guys, nakapasa na ako sa aking driving license at nag-aral ako sa Oyboy. Ayan siya, sa Oyboy dito sa Barcelona, Spain. Nag-enroll ako ng July 18 to 21 noong 2022. So, 4 days intensive. So, 3 hours yung aming klase. Ayun, nagawa ko naman, natapos ko naman, and ayan yung kinalabasan. Ito yung picture naming lahat, yung teacher at yung mga classmate ko. Pagkatapos nun, nag-present na ako sa theoric exam. Oops, pasensya na. So, ayun nga, nung September 1, 2022, nag-present na ako mag-theoric exam. So, bago ako mag-theoric exam, nagtitest ako sa app nila para makapag-review, ganun. Pero may mas magandang dahilan pa yon kung bakit. Dahil sabi nila kapag sa first take mo ng exam at hindi ka nakapasa, ibabalik nila yung pera mo, yung pinang-enroll mo. Basta magawa ko doon yung condition na mag-test ng 130 test sa app nila at maabot ko yung level 5, ibabalik nila yung pera ko. So, dahil din naman, sobrang kabado ko mag-exam, ginawa ko. So, ayun nga, binalik yung pera ko dahil hindi ako nakapasa. Mga mistake ko doon ay mga 4. Dito kasi, para makapasa ka sa theoric exam, ang kailangan mo lang na mistakes ay 3. So, ayun, lumampas ako ng isa. Nag-take 2 ako noong 21 of September 2022. So, dito naman, pasado na ako with 2 mistakes. Ayan, so may chance pa ako ng isa para magkamali. So, ayun, masaya ako noon na may halong kaba na. Dahil, syempre, mag-uumpisa na akong mag-driving lessons. Yung ikaw na talaga yung uupo dun sa kotse at magda-drive. Kahit naman na alam naman natin na meron din namang pedal yung teacher mo. Pero, syempre, andun yung kaba mo. Pero at the same time, masaya ako nun. So, nag-start ako mag-driving lessons nung September 27 of 2022 hanggang 14 ng December 2023. So, mga 40 to 50 driving lessons yun. So, madami yun. So, madami ding ganun. So, yung first take ko naman ng driving lesson exam ko is nung July 17, 2023. So, last year. So, yung first exam ko is sa, ano, sa Pedralbes. Ito yung place na hindi ako masyadong nakadaan nung nag-driving lessons ako. So, medyo ligaw din ako. At hindi lang yun. Sabi nila dito ako mag-start sa Pedralbes, pero naging pangalawang ano ko driver. So, yung nauna, dinala ko sa ibang lugar. So, doon ako nagsimula. At doon, hindi ko kilala yung place na yun. Esplugas, ang name niya. Esplugas de Llobregat. So, wala akong knowledge sa place na yun. So, hindi ko alam yung mga daan. So, ayun, wala pang 5 minutes. Bagsak na. So, dahil yan sa isang stoplight. Pinara ako ng teacher ko. So, ayun, kahit pinara ako, pinag-drive pa rin ako hanggang makarating kami sa meeting place namin. Hindi ko na din to pinatagal. Book na ako ng second exam ko at ito ay noong
October 16, 2023. So dito medyo kumpiyado na ako kasi doon ulit sa same place kung saan ako naunang nag-exam. So sabi ko, oh, kaya ko na to. So bumagsak pa rin ako, guys. Akala ko pasado na. Kung hindi ako na doon sa isang stoplight daw, ay pasado na ako. Kumbaga, nakatigil na ako dahil nakita kong red. Pero kung umuulan nun, so nag-fog yung ano ko, yung salamin ko. So medyo nataranta ako kung paano ayusin yun. And then nung umandar na ako, siguro dun, hindi ko napansin na nag-green na, tas nag-red na ulit. So anyways, bagsak. And then, hindi ko na ulit pinatagal. Nag-book na ulit ako ng pang third exam ko. Yes, hindi tayo susuko, guys. So hulaan nyo mula dito kung pang ilang exam ako nakapasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, hulaan nyo. Leave your comments. Ngayon din ha. Now na. So, pangatlong exam ko naman, nag-iba naman ang place. At nakakainis kasi kung saan ako mas nagda-drive, hindi ako natotoka doon. Natoka naman ako sa ibang place, sa Maria Cristina. So, ayun. Kumupangatlong exam ko na at bago naman ako mag-exam, nagda-driving lessons pa rin naman ako. Ayun, kumpiyado na ako, gamay ko na naman din yung kotse. At ayun, guys. Ano, ikaw magkukwento? Yung asong ingay? Dito, ang ganda ng performance ko. So, kinabukasan yung result. Nakakainis. Bagsak na naman. Kala ko ba, ala tercera bala bensina. Meaning nun, yung pangatlo mong try, dun na yung ano, dun ka na magwawagi. Sorry, hindi ko matranslate ng ayos. Mas maganda kasi sa Spanish. So, ayun guys, bagsak na naman si ating nyo. Stoplight na naman. Kasi, binigyan na ako ng clue ng teacher ko. Ako naman tong si, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Bablanko ka pa rin. Sabi niya sa akin, dito sa stoplight na to, ang titingnan mong stoplight ay yung sa bus. Pag nag-go na yung bus, pwede ka nang mag-go. Tumigil ako kasi stop. And then, lumingon lang akong ganun sa kabilang side para magtingin-tingin. Tapos ang pagtingin ko, akala ko go na. Iginaw ko. Tapos sabi sa akin ng teacher ko, hindi pa. So, ayun, patapos na yung exam po ng mga 2 to 3 minutes na lang siguro tapos na. So, ayun. Bag-shock. So, ito yung pinaka-masakit na result para sa akin. Kasi okay na 3 minutes na lang patapos na. Alam mo yun, kung kailan malapit na nung kapag nag-fail. Sabi ko, pangatlo na. Tsaka, grabe na kasi yung ganon. So, yun din, iniiyak ko na din yun. Nag-book na ulit ako. Kasi sabi ko, bakit pa ba ito papatagalin? So, nag-book na ako ng pang-apat ko. Sabi ko, sana ito naman na. Kasi, pagod na ako mag-bayad. So, bayan? Daming ano, may pusa, may aso, tapos may nagbukas ng bintana. So, wait lang guys. Ito na yung pang-apat kong driving exam. Okay? Ang ano naman ito, sa may La Maquinista. Doon siya kung saan kami nakatira dati. Naging pangalawang ano ulit ako, driver. Dinala nung first driver sa Santa Coloma. At nung ako na, tinanong ako ng teacher kung saan ko daw kayang dalahin yung kotse. So sabi ko, balik na lang tayo sa Maquinista. Yung Maquinista kasi dito, mall. So sabi ko, balik na lang tayo ng mall. Pero medyo i-guide niya ako ng konti kasi hindi ko alam yung pasikot-sikot nung Santa Coloma. So ginaide lang ako na bumaba ako at kumanan. And then, ako na daw bahala. Medyo kilala ko naman na nung pagkababa ko. And then, na-drive ko na hanggang Maquinista. Natapos na yung pagdadrive ko, bumaba na kaming lahat. At may sinabi sa akin yung nag-exam sa akin. So, parang feeling ko na naman is bagsak ako. So, pasok din ako nun sa work ko. So, inintay ko na din dun yung asawa ko. Habang iniintay ko siya, nakita ko yung kasama kong mag-drive na kinakausap niya yung teacher na kasama namin. So lumapit ako kasi papaalam din ako. And sabi niya sa akin, alam mo, babatukan na talaga kita. Kasi dun sa
roundabout. Sabi niya, bakit ganun daw yung ginawa ko? Bakit daw ako sa left pumasok? Pero, nagpunta ako ng right. So, dapat, pag sa left daw, sa inside ka ng roundabout. So, ayun, sabi niya, babatukan talaga kita. Pero, okay lang yun. Pasado ka naman na. So, ayun, di ko lang i-reaction ko. So, sabi ko lang sa kanya, thank you, thank you, thank you, thank you. Kasi siya talaga yung pinipili kong maging teacher ko nun sa auto-eskwela. So, ayun guys, yun yung journey ko. Kung, ay, na naman, nakuha ko na ang, ito, ang aking driving license. So, hindi ko nabanggit kung kailan yung aking pang-apat. At yung pang-apat kong yun is noong December 15, 2023. So, ito yung napakagandang blessing sa akin ni Lord bago matapos yung taon. So, pang-Christmas na at pang-New Year pa. So, ayan. Welcome to the world, darling. Driver, gana. So, may isa namang peligro sa dadaanan. So, ayun guys. So, yun lang ang aking maiibahagi sa aking journey ng driving lesson. Payo ko lang sa inyo kung mag-aaral kayo. Kahit ilang bagsak yan, bangon lang, kaya mo yan. At meron ka namang matututunan sa bawat bagsak mo, basta bumangon ka lang. So, ayan lang guys. Dito ko natatapusin ang aking vlog. At ayan, update na din to siguro. Dahil ang tagal ko na talagang hindi nakapag-vlog. So, ayun. See you on my next vlog. Ewan kung kailan. But, ayun. Thank you guys for watching. Bye!